So, part 22nd, part 22 na tayo. So, good morning, Ama. I'm Ama. Okay. So branch bent na tayo. Horizontal bent connecting one or more individual vertical back bends with the bent stack or the stack bent. Okay? So, the drawing natin, ha, para malinaw. So, ito 'yon, horizontal bent daw. So, ito yung horizontal bend, di ba? Connecting one or more two individual vertical back bends. Back bend, individual or back bending, di ba? Same lang yon. So, ito yung individual one or two vertical individual bends. Ito yung kwan, ito yung branch bend na tinatawag, okay? So, connecting to the stack bend, ito yung stack bend or dito na yan or the bend stack. Ang stack bend, ito yung karugtong ng soil stack. Yan. Bend na yan, bend roof. Pero pag meron pa yan dito, meron pa isang branch dyan, so hindi matatawag na stack bend yan. So magkakaroon pa yan dito ng bend. Ito yung bend dito, ito yung branch bend. Dito yan naka connect doon sa bend stack. So stack bend and bend stack. Anyway, we will talk about later. Meron tayong isang separate chapter para sa bends and bending. Okay? So, balik tayo dito. So, brace joint. Any joint obtained by joining of metal parts with alloys with smelt at temperature higher than 449 degrees centigrade. So, but not lower than the melting temperature of the parts to be joined. So, brace joints, ito yung mga ginagawa sa copper pipes, okay? So, BNS, brown and sharp, or Bellerin spigot. So, building a structure built, erected, and framed of components, structural parts designed for the housing, shelter, enclosure, or support of persons, animal, or property of any kind, okay? Building drain, that part of the lowest horizontal piping of a drainage system which receives the discharge from soil, waste, and other drainage pipes inside the walls of the building and conveys it to the building sewer beginning 0.6 meters outside the building wall. So, 0.6 papunta sa wall, yun yung building, hanggang doon yung building drain. After 0.6 from the wall, building sewer naman ang tawag doon. Okay? So, dito, meron kasing tinatawag na yan, 2 feet. 2 feet, 0.6. Okay? Dito sa UPC, 0.6 outside the building. So, merong tinatawag na building ring sanitary which conveys only sewage only. Then, meron ding building drain na storm din na walang sewage. Okay? Yung building sewer, part of the horizontal piping of the drainage system, it extend from the end of the building drain. So, 0.6 after which building sewer naman yon, receives the discharge of building drain and conveys it to public sewer, private sewage disposal system or any point of disposal. So, yon. Building sewer combined, building sewer which conveys both sewage and storm water or
other drainage, actually we discourage this kind of installation, yung kasi ang ano natin ipapunta doon sa septic tank, so makakaapekto yung storm water doon sa activity nung ng digestion sa septic tank. Okay, although ikwento ko mamaya. So building sewer sanitary, building sewer with convey sewage only, so storm building sub drain, that portion of drainage system which does not drain by gravity into the building sewer. Okay, so building supply, the pipe carrying potable water from the water meter, so from the water meter or other source of water supply to the building or any point of use or distribution on the lot. Building supply shall also mean water service connection. Okay, so yon, dito muna tayo sa illustrated para maintindihan natin. Okay, so ito yung building drain, ito yung building drain. Building drain sanitary, kasi hiniwalay nga niya, building drain pa rin ang tawag diyan pag storm, kasi hinihiwalay nga natin yan. So 0.6 from the wall hanggang doon ang building drain. Okay, after 0.6 meters from the wall, yun naman yung building sewer, either sanitary or storm. Okay, so yun yung pagkakaiba diyan. So building sewer combined, ito building sewer that conveys both sewage and storm water other drainage. Okay, so sabi ko nga we discourage this one, but dali lang ha, sana ba yun, ito yon, combined drainage, building drainage system, yung downspout storm water niya, area drain, rainwater leader or downspout, tinap niya doon sa sewer line. Pero problema nga nito, makakaapekto doon sa septic tank mo or doon sa volume ng steepy, di ba? Kasi pag nahalo yan, wastewater na rin yan, depende sa volume ang pag pumasok doon, ang laki-laki ng volume na ipaprocess mo. So, but ginawa ko to nung tinayo ko yung bahay ng kapatid ko. Yung balcony drain, kasi maliit lang naman yung area, yung tributary area niya, so maliit lang ang nakukuhang tubig ulan. So, since ang downspout na-expose, hindi na itago ang pangit pag i-expose. So ginawa ko, tinap ko yun sa sewer line ng second floor, tapos nilagyan ko lang ng pitra, ng running trap para hindi papasok yung ano dito, ang amoy. Okay? Ang nangyari during summer, tumawag yung kapatid ko. Ang baho daw ng balcony nila, hindi nila alam kung saan ang galing yung amoy pala. Sabi ko, siyempre natuyuan yan yung running trap, buhusan nyo na lang ng tubig yung balcony drain nyo para magkaroon ng tubig yung running trap, di nalalabas yung amoy. So yun yung disadvantage sa manon. Okay, so discourage natin yung ganitong installation. Okay, so building drain, building, ito yung combined. Ito na nga yung illustration ng from 0.6 from the wall, building drain, building sewer, ang after. Okay? So, combined, ito naman yung building sub-drain, that portion of the drainage system that does not drain by gravity. So, usually sa basement, siyempre, kung sa basement, mas mababa yan kisa dun sa topping point by gravity ng papunta sa septic tank, magkakaroon ka ng sewage ejector pit. Okay? So, later din, ano rin natin paano pag-size up ng sewage ejector pit.
saka sewage ejector pit pump, i-ano natin yung kung paano pagkuha ng capacity. Okay? So, yon building trap. So, a device fittings or assembly of fittings installed in the building drain to prevent circulation of air between the drainage system of the building and the building sewer. So, ito, ginawa ko to nung may nagpa-consulta sa akin. Meron silang apartment sa bandang Maynila. Eh, siyempre, yung mga may balcony sila, yung balcony, pag nandun sila sa balcony, ang baho daw. Bakit? Siyempre, wala namang, hindi naman tayo naglalagay ng mga P-trap doon sa balcony drain kasi nga storm drainage yan. So, ginawa ko, since ang mga downspout kasi natin, nakatap yan doon sa kanal, which is a combined drainage system. Eh, ang kanal natin is nandiyan yung effluent lahat ng septic tank at saka together with the storm drainage tapos ang baho-baho. So, siyempre, papasok yan dito ang amoy tapos pupunta doon sa balcony. So, naglagay ako ng building trap para hindi na ako maglalagay ng trap doon sa bawat balcony. So, building trap na lang, bawat downspout or bago pumunta doon sa drainage, sa building trap, pero dapat lagyan mo ng fresh air intake yan. Okay, this is the illustration ng ano building trap. Okay, so cesspool, a line of uncovered excavation in the ground that receives the discharge of domestic sewage or other organic waste from drainage system, so designed to retain the organic matter and solids but permitting the liquid to seep through the bottom and side. So bawal na yan. Okay, so ito na yung circuit bend at saka loop bend. Ayan, i-ano natin yan. Balik tayo dito. Okay, so building supply, caulking, plugging and opening with oakum, lead and other materials that are pounded into the annular space. So also material pounded into the annular opening. So yun yung tinatawag niya, yung oakum, yung tinatawag niya yung estopa. Dati tingga ang inaano dyan, daming nabulag na dyan na mga tubero natin. Okay, ngayon epoxy na lang ang ginagamit. So cap, fitting screwed or caulk over the end of a pipe for closing the pipe end. Ang ano dito, meron tayong nakakatawang mga experience dito. Sabi, pahingi nga na ano, tawag ang tubero. Abot mo nga yung cap plug. Anong cap plug? Cap na plug pa. Oh, so i-ano natin ha, ano natin yung cap at saka ano yung plug. Kahit mga engineer nga nito minsan, yun ang tawag, cap plug. Okay? So, ito yung pag-threaded yan. Ito yung pipe. Ito yung kuan, ito yung end cap. Ang end plug naman, female ang end cap, female threaded. Tawag naman dito, pasensya na sa drawing, ito naman yung end plug, male threaded naman. Okay, usually hexagonal ang head niyan. Okay, para ano, end plug and cap, ha, yan yung ano, hindi cap plug. Okay, so balik tayo, catch basin. So a receptacle in which liquid are retained
for a sufficient period of time to allow suitable materials to deposit. So yun yung ginagawa natin sa mga area drain natin, kasi maaring may mga buhabuhangin yan, merong ano yan, merong sump ng konti, nakaangat yung tubo, may nakalubog yung pit ng basin para yung mga buhabuhangin matrap niya, okay, or retain for a period of time to allow suitable materials to deposit, okay. Certified backflow assembly tester, a person who has shown competence to test and maintain backflow assembly to the satisfaction of the administrative having jurisdiction. Okay, says spool, so chase, a vertical shaft or for installation of different pipe stack, chase. Okay, alam natin yung mga pipe chase na yan. Check valve automatically closes to prevent the flow of liquid or gas in reverse direction. Oh, so ito na yung circuit bent. A group bent pipe which starts in front of the extreme fixture connection on a horizontal branch and connects to the bent stack. So si loop bent. So ito yon. Ano natin, bent stack diyan, circuit bent daw. Okay? So the drawing natin. Okay. So, ayan. Say this is your laboratory. Tapos meron kang emergency floor drain dyan. Tapos water closet. Then this is your ceiling clean out, then meron kang shower. Okay, ceiling na lang natin para hindi ano. Okay, so sabi ang circuit bent daw, itin natin ha, circuit bent, a group bent pipe which starts in front of the extreme fixture connection on a horizontal branch and connects to the bent stack. Okay, so a group bent. So ang tamang installation ng tawag dito ng circuit bent, kung ito yung extreme fixture, yung last fixture ng branch, in front or downstream, dito mo isisingit yon. Punta ka sa wall, yan. Tapos, saka mo, ito yung bent, ito yung soil stack. Meron pa yung isa dyan, branch, di ba? Ito yung bent stack. Okay? Ito yung bent stack. So, in front of the extreme fixture, dyan mo isisingit, hindi dito, hindi dito. Yun yung tamang ng circuit bent. Tapos, connects to the bent stack. Okay? Yan yung circuit bent. Pero, meron namang loop bent na tinatawag same function, extreme fixture, pero naka connect doon sa stack bent naman. Bawa, ito yung branch, okay? Ito water closet, ito yung extreme fixture, okay? Puta mo sa wall yan, tapos yan bent, tapos ito bent, stack bent na to. Ito yung bent roof. Okay? Ito stack bent. Yan ang tawag na loop bent. Yan yung pagkakaiba ng loop bent at saka circuit bent. Pero same function yan. Ito sa bent stack circuit bent ito. Okay? Circuit bent. Okay? Pero ang tamang connection yan is
downstream of the last fixture. Okay, circuit bent, bent stack, loop bent, stack bent. Okay, yan yung tama. Okay, yan yung tamang ano, pero dapat yan downstream of the last fixture. Yung clean out mo, ceiling clean out mo, hindi yan fixture. So ang last fixture mo is the shower drain. So downstream diyan mo isisingit yung bent mo, then yan. Yan yung circuit or loop bent. This is allowed in the code, but usually ang mga designer nga is prepared nila yung individual venting na magkakaroon ng branch bent, di ba? So basta tama to, okay lang to, basta tama ka sa sizing. Okay, we will study how to properly size up bends, kasi napaka-importante ang bend. Yun nga ang sabi nila, pat ang hina mag-plus, bumaba yung ano, dalawang plus bago lumubog. Same, one of the causes of that retardation of flow is insufficient ventilation. Okay, so we will study all about bends on the succeeding chapter. Okay, so diyan na muna tayo. Medyo mahaba-haba na. So this is part 22. Just subscribe. Marami tayong mai-share sa inyo. Sigurado ako diyan. Okay? Pagtiyagaan ko 'to. Okay, thank you.